What is up, fellow bench warmers? Welcome to Courtside DFS, your daily dose of fantasy DFS. My name is JJT, and we are with Commish Eric. Na Commish, kamusta? Very close, ha? Oo nga, very close. Pero, hey, saka ano, ha? Very close, tapos pag tinignan natin, dalawang players lang ang nag-iba. Hindi ko napasok si Jalen Green eh, who was my pick actually yesterday, who played well today. So sayang yun. But, yeah, buti na but lang, so far, buti na lang. Maganda naman kahapon lahat ng napag-usapan natin, medyo gumawa naman. I chose Garland over Green eh, nagkamali ako dun. Sino bang iba natin? CJ McCollum and Kyle Anderson, Rudy Gobert, yeah. Si Randall eh. Randall was Wood and ano and Clarkson. Yeah. So I went with Wood. Wood actually I felt good about Wood. So happy ako doon. Pero Randall binawi. Binawi ni Randall. Oh, yung points ni Randall parang kay Kyle Anderson lang eh 21. Malaking manloloko ko si Randall. But the player that everybody's talking about of course si Nikola Jokic. We Yon. Did say if you can find value players... Grabe, 92 points. Yeah. If you could find value players, sabi natin kahapon, kung meron kayong makuwang value picks, yan ang player na pwede nyo ipasok. But obviously, didn't expect the 93 points overtime game. So, yun. Everything went well with Jokic. Na may back-to-back tomorrow, by the way. Oh, so, baka pahinga yan. Huwag naman siguro. Huwag naman siguro. Mga season-long fantasy, ano na eh. Nag-start na ng mga playoffs karamihan. Alright, tingnan natin yung games tomorrow. 8 games tayo. Injuries yan. Kitang-kita. Luka. Nauna. Although, ano? Probable naman. Si Luka. Ang interesting dito, he's probable. Si Spencer. Si Jalen Brunson ang questionable ngayon with Maxi Kleber. Si Bronson is ano ba 'yung sa kanya? Forgot. Foot. Oh, foot contusion. Looks like a legit injury ito, no? Utah is a big game tomorrow for them kasi 4th and 5th seed 'yan eh. So magandang matchup. It's gonna be an interesting matchup. So mukhang legit injury to for Bronson. And okay. Then sino pa 'yung mga ibang injuries natin? Si DeJounte, 'yan ng sila si LeBron, wag na papansinin pa ba natin? Wag na natin. Wag na. Every time na 'yan eh. Si DeJounte. 'Yan. Ito naman, DeJounte, ano naman sana naman back-to-back ba sila? Hindi nga eh. Hindi siya back-to-back. Hindi wala rin silang game after tomorrow. So but this is the Spurs, you know. Alam naman natin, they don't like to get to the playoffs. Kasi lang pake. Gusto nilang magpahingain yung player. Pwede kung may konting sakit or whatever. So, this is very important because the Lakers are a good matchup for him sana. So, this would be kind of like a Jokic situation also for DeJounte tomorrow. And then, Vucevic. No? Nikola Vucevic. Si Vucevic, may legit injury din to, hamstring. He did not practice. Sabi nga dito, he did not practice. And he's been dealing with this for a while. So, another player na kailangan natin tingnan bukas. Tapos, Anthony Simons. Yan, palitan to eh. Marami tayong pag-usapan dito sa mga injury. Simons, resto. Although nakalagay quad contusion. Ang quad contusion niya ng nice way of saying I want to rest my players. Yan kasi diba last time, Josh Hart ang nag-rest. Ngayon, Josh Hart is good to go. So, yeah. Simons naman ngayon. Si Winslow, wala pa rin ah. Out pa rin si Winslow. Tapos, Warriors tayo, no? Tomorrow. So, ang Warriors, buong first five wala except si Looney. Although, hindi ko naman kinoconsider na first five si Looney. Yan, Steph Curry. Ito talaga, legit rest. Favorite namin ni JJT yan, si Steph Curry. Oh. Si Clay, si Wiggins, si basta buong starting five. Hindi ko na isa-isayin yan.
Yan. Wala. Wala yung all. Lima yon. Limang wala bukas sa Golden State. So, yan ang, ano ah, yan ang Golden State. And then, sa Minnesota, si Naz Reid, Torian Prince, and then si Anthony Edwards are, and Pat Beverly are, might not play. Si Ant is already out, doubtful. Yeah. Si Prince didn't finish the last game eh, dahil sa back spasm. So, he was already playing very well at that time. Eh. Sayang. So, wala rin siya. Then, Pat Bev didn't play the last game and is still questionable for tomorrow. Sa ankle naman natin kay Pat Bev. So, that's a legit injury also. Si Naz Reid, huwag natin pag-usapan. Mukha namang wala namang effect si Naz Reid. Wala namang so, yan. Mga dyan. Yan. Oh, tapos, wala pa rin si Lowry. Caleb Martin is questionable. And then, ito. Kevin Huerter. For Atlanta. Questionable din yata si Huerter. Oh, may big chance because he didn't finish the last game eh. He left the game. So, if he's questionable, baka mag-rest nung si Huerter. So, yun. Dami. Daming mga injuries. Okay, was. Sige. Tingnan. Dami rin kasing games. 8 games on the slate. And as I do that, i-refresh ko muna para yan, para lumabas yung mga picks natin. Ano bang games ang gusto natin dito? Chicago, Philly. LA, yung Chicago, Philly. San Antonio. Pero Lakers, San Antonio, I think. That's the best matchup tomorrow. By far. Lakers, San Antonio, and the Portland, Minnesota thing. Pero ang worry ko sa mga matches na to, again, we have to talk about blowouts kasi it's part of, we're in March, part of the season na maraming nag-arrest, maraming blowouts. So, mga games here na I'm worried about is Portland, Minnesota. Could be a blowout, but this is a back-to-back set. They just played and that game surprisingly stayed close. So, yun. But titingnan mo yan, walang Simons. Mukhang may chance mag-blowout. Yung Houston-Miami also has a chance to blow out because back-to-back ang Houston and it's against Miami. And also the Lakers-Spurs matchup because kung di maglaro sila DeJounte, although Lakers naman yan, hindi naman mananambakan Lakers. Lakers-Spurs, ito yung one team ayaw pumasok sa playoffs. Yung isang team gusto pumasok sa playoffs pero parang hindi naman nila kaya. Oh, yun nga. Yun nga. Kaya nga mahirap tong Lakers-Spurs na to. Tsaka yung sumunod, yung Golden State-Denver. Walang players ang Golden State eh. Eh, kung maglaro sila Jokic dyan, ayan oh, kita mo. Out. Diba? So yan. Out lahat. Could be a blowout also. Just putting it out there para tingnan nyo kung anong basa nyo dun sa games tomorrow. Okay, sige. Tingnan natin yung mga players, top players. Sino ba mga pick mo? Ito na, simulan ko na. Top player ko ay Joel Embiid versus Chicago. 53. Actually, medyo nahirapan ako sa top players eh. Kasi nga, medyo madami rin sila. Sina Harden, nandyan din. Sina... yung mga Gobert, parang okay din. Sina Jokic, eh, after mag-92 ni Jokic, parang mapapaisip ko eh, di ba, Jokic? Pero I went with Embiid versus Chicago, lalo na kung walang Vucevic. Hopefully, wag lang blowout. Siyempre, pag one less. Walang center talaga ang ano eh. Ang Chicago, who will defend Embiid sa post? Ah, Tristan Thompson pala, meron. Yeah. Pero I was gonna say that, Tristan buhay. Thompson. Kakainin siguro. Pero value pick na natin yun eh. Mamaya na yan. Pero yung Embiid mo, well, you can never go wrong with Embiid. That's just Joel Embiid pa rin. He can hit, easily hit the 50s. Pero hindi siya yung favorite call. Although I don't think blowout naman to. Hindi naman siguro blue. Yun lang yung gusto ko kay Embiid. I think it should be a good game. Philly-Chicago, top teams in the East. Eh. Yeah. So I think that should be a good game. I actually went with Kat. But again, ang worry ko kay Karl Anthony Towns, yun nga, yung blowout race. The last game, nakita mo naman yung last game nila versus Portland. 70 ba siya? Yun, 70. Mm-hmm. Walang babantay dyan sa Portland. Alam na si Drew Eubanks lang ang nataka si Eleby at si Greg Smith o whatever lang. Ang problema, pag third quarter tambak na, baka hindi na to makalaro. Like the OKC game, yan ang mangyayari. He'll probably end at 40-something. Yeah. Whereas he could be 70. So this is a hit or miss thing for Kat. But malaki yung potential, malaki yung chance na mag-jackpot kay Kat. Meron ka ba? De'Aaron Fox. Yun. That's good. Versus Sacramento. Versus New York. Medyo mainit si Fox eh. So ako, mahilig tayo to ride the wave. Ride the hot hand.
Two games, 50 plus na fantasy points. So, we'll ride that. And, yun, yun lang. Yun lang. Mid, ako, mid-level na iba. Ako, I went with, ano, yung Lakers first nga, DeJounte and LeBron. DeJounte, if he doesn't play, if he plays, that's gonna be a very, very good, juicy matchup for him. But LeBron also, 53 ba si LeBron? I actually like LeBron also tomorrow against against the Spurs. So yan yung dalawa pang nakikita ko diyan sa mga top end. Yung Gobert na sinabi mo kanina, I also like Gobert tomorrow at 37. And yun yung mga nakikita ko. Ayaw ko na mag-handle, guys. Hindi ko alam kung Bam would be a good matchup versus Houston. Pero he Bam is at 35 lang eh. Yes. Ay, 36 pala. So, medyo bumaba siya. I think the other day, he was 38. Yan. Yeah. So, bumaba siya. So, medyo baka may in-expected na, baka medyo blowout to. Kaya, yes. Baka hindi niya ma-hit yung 38. Kaya binabaan nila. 36. Pero very tempting, di ba? At 36 very, versus Houston. Very good matchup for Bam. Again, only the blowout. That's the only worry here. But no player can stop Bam in Houston. The worry is not just about Houston, but it's about Houston na back-to-back. So, yeah. medyo pagod yan eh. Against Memphis, ang hirap ng matchup nila today against Memphis. And then they'll travel all the way to Miami. So, I don't know how competitive the game would be. So, I might stay away from Bam only for that reason. But it's a good matchup. Okay, so let's move on to the mid-range pick. Oh, syempre, sino mga top mid-range pick natin? Yan na yun. Parang Golden State, everyone, wala. Eh, sino pa bang magiging star player dito but Jordan Poole? 24? Pwede na. No, I would have wanted na medyo nasa bababa pa. Pero syempre, obviously, without anyone there, malamang talagang tataasan nila to. So, Jordan Poole is my top mid-level pick. I still went with the hot Bogdan Bogdanovic, mga favorite natin. And si Capela versus Detroit. 22 pa rin si Capela. I think this is it. This is it. Ito na. Pataas na eh. The trajectory of Capela. 20, 29, 35. Ito na. Baka mga 40 na tayo bukas with Capela versus Detroit. Well, obviously, I had Poole and Bogdan in my top two here. So, parehas tayo dyan. I don't know how many percent own si Poole bukas. Probably more than 60, probably more than 70. Oh. Kung $19 yan, baka 100% own na yan tomorrow. So, Poole is good. Bogdan is good. Josh Hart is at $27. He didn't play the last game. Simon's out is a big deal for the Blazers. Yeah, it's a tanking situation, but there's still someone who has to play, right? I mean, they still have to play at least two or three quarters. So, walang Simons easily for me. Hart can reach 40 eh, even in three quarters. So that is interesting to me. And also yung Spencer Dinwiddie at 21. If Brunson doesn't play, I think he will start. And I think he's, as sabi mo, right, the hot hand eh. Medyo mainit si, yun nga, sasabihin ko, medyo mainit. Medyo mainit si Dinwiddie. So itong dalawa siguro sa mga low end. Iba kasi nasabi ni Jeremy, agree ako sa lahat ng sinabi niya. Yung Capela, yung Poole, syempre, yung Bogdan. So, yun mga yun, I think they're all good tomorrow. Okay, so sa low-end picks, huli natin yung favorite $11 pick ko. Jaden McDaniels muna tayo, $13. Medyo mainit na si Jaden actually. So, I chose him, try to ride it. Versus Portland lang naman, not a big matchup. Pag hindi siya tambakan, I think he gets a lot of minutes. Si Vanderbilt has played two good games already after a very long slump. So, at $16. Bumaba na nga to yata. Hindi, 15, 16. So, I like Vanderbilt. And ang $11 pick ko, Austin Reeves. $11. So, subukan natin to. Austin Reeves at $11. Maganda kay Austin Reeves. Full line naman yan lagi. Past 2, 20, tapos 32. So, tignan natin tomorrow. Ato, ano ko, bago ko banggitin yun, may such a thing kasi as contrarian option sa DFS. Let's say, kami kasi ni Jeremy, one-on-one lang kami. So, wala naman kaming money on the line. Pero pag sumali kayo sa HOF kasi, syempre, may masali kayo sa different tournaments ng HOF every day. May maganda kasi, like, si Austin Reeves. Just naisip ko lang, like Austin Reeves. I'm sure
it's not gonna be popular tomorrow. Kakaibang pick to ni Jeremy eh. Pero pag nag-hit yan, ikaw lang ang may Austin Reeves. Malaking effect yun sa rankings mo eh. Kasi yeah, like Jordan Poole, if Jordan Poole... Lahat yan magpipick ko. Oo. If 70% sa inyo mag-pool, walang masyadong effect sa inyo. So minsan maganda rin sa fantasy mag-isip ng mga contrarian picks like yung Austin Reeves ni Jeremy, which who knows? Who knows tomorrow? Pero, $11 lang naman eh. Maka 20 siya. Okay na rin yan. Pero sa value picks tomorrow, ang dami eh. Maan tayo. Una na mga injuries muna, no? Kung wala si Butch, syempre si Tristan, $10. Kung wala si Simons, I'm gonna go, although Brandon Williams, no? Sa sobrang walang bilib ni Yahoo kay Brandon, wala siyang picture. Wala pa siyang picture sa Yahoo. Silhouette lang. Pwede ito sa portal game, ha? Silhouette lang. But, siyang next point guard up eh. And if you actually look at the last three games, mainit si Brandon Williams. So. Yes. Pero inakyat ni Yahoo yung salary niya from 10 to 16. So that is very interesting. So that makes it a little bit less appealing for me. Kasi wala tong kumbaga track record eh. So biglang $16. But he will get the opportunity tomorrow. But the $16 worries me. Drew Eubanks, yung teammate niya, $12. Actually, Portland, ang dami dyan. Eubanks is the only center, I think, na low-end tomorrow. $12 siya. LB, Keon, alam niyo naman lahat yan eh. But maybe my favorite $11, si JJT. Ayoko sabihin eh, kasi baka kunin ni JJT eh. Ano? Kasi Malik Beasley, $11. Ah. Pagka wala si Patel. Austin Reeves tayo dyan. O ano, maglaban na tayo. Austin Reeves versus Malik Beasley. Oo ba? Tomorrow. Sige. Isusugal ko yan. Kahit 3/4 ni Malik Beasley, papahiyain yung white boy mo na si Austin Reeves. Ilalaban ko yan si Malik Beasley. $11 for $11. Yes. I'll roster Beasley. Don't worry. I'll roster Beasley. Hindi ko papalitan Austin Reeves. Iiwan ko dyan. Actually, yung mas gusto ko sa Lakers, si Monk eh. $17. Magmura si Monk ah, actually at 17. Siya na siguro yung after LeBron, medyo sulit dyan eh. 17. Tapos, marami. Teka, isa-isay natin. Yung Spurs, kung wala si DeJounte, of course, may Lonnie Walker, may Trey Jones. Last time, remember, hindi naglaro si DeJounte. Nakita nyo naman ginawa niya last. This is against the Lakers. $10. Actually, ito okay ito. Pag hindi naglaro okay si DeJounte. Kung magising kayo ah. Kung magising kayo in time for the news. Okay ito. Yan yun, ito yung game na hindi. Yan. 42. Yan yung game na hindi naglaro si DeJounte. And then may isa so, pa yan so, eh. Uh-oh. I think this one, yung 32 na yan. I think hindi rin naglaro si DeJounte. Wala rin si DeJounte. So maganda to. Maganda tong Trey Jones. Tingnan nyo. Okay. And then the Warriors. Pool, of course. Pero ang makikita ko dito, Damian Lee, Kuminga, Moody. Yung tatlo. Kung papabilihin nyo ako dyan, I like Kuminga. $18 si Kuminga. Pero I'm sure babad yan tomorrow eh. So, I would like Kuminga. Kahit tambak yan, feeling ko. Yun ang maganda. I think blowout proof si Kuminga. Kasi kung tambak, ano ngayon, diba? I mean, dapat siya maglaro sa tambak eh. So I think he's a good pick tomorrow. And then last two ko para matapos tayo. Bones Highland, Will Barton got injured. Di pa natin nalagay si Will Barton sa injury natin kanina. He sprained his ankle. So could be Highland tomorrow especially if it's a blowout, it could be a good match for him. And then Emmanuel Quickly finally for the Knicks. Ang problem for tomorrow guys, sa dami ng picks ang hirap. Ang hirap pumili ng value picks. Ang daming value picks sa totoo lang. Dahil sa Warriors, dahil kung mag-rest si DeJounte, Portland, dami. Daming value picks. Yeah. Pero Austin Reeves pa rin si Jeremy. Hindi magpapalit yan. Austin Reeves tayo. Di ba starter naman si Austin Reeves? Starter si Reeves. Sino mo, last 32 game, 32 points. 10 points lang yan, ha? Sige. Come on. Kailangan natin yung steals and blocks kasi 3 steals, 2 blocks. Eh. Pero saan to? Tignan natin yan. Exciting to. Alright. So, ano guys? Yung Hoff natin, Secret Fresh Free Tournament, in-announce na today. Punta kayo sa FB page ng Hoff. March 8 to 10, 3 days.
yung accumulated yung scores niya for 3 days sa top 10 may mga prizes eh. Yung first prize yung cap ni Manny Pacquiao na yun. Si champ. Oh, tapos may t-shirts ng Secret Fresh, may 500 peso GC iba iba eh. Tapos free to, free. Guys, free. Walang bayad. No, sali no na kayo. Ay, pa sumali. Free na nga eh. Three links yung nandun sa FB page. You can only choose one link doon. One entry per person lang. Huwag tayong karapal. one entry per person. Pero pili na kayo any of the three links. Si Jeremy, hindi pa sumasali. Nakita ko. Sumasali yan mamaya. Free naman yan eh. Okay, papasok ko itong Austin Reeves. Pag manalo si JJT, susuti niya yung cap ni Manny Pacquiao. Isa lang mananalo? Sa show. Hindi, 10 yung panalo eh. May mga GCs, may mga t-shirts, may mga ano. So 10 mananalo. So let's go. Let's go guys. Free naman to. Magandang way nyo rin to gauge your, kung bago kayo, newcomer, magandang way to gauge against the others, di ba? Kasi lahat yan, gusto rin manalo. So lahat ng mga top players nandyan din. Pero so, sino ba ayaw manalo? Like ako, gusto ko manalo. Austin Reed. Game tayo. Malikis niya ang mga nyo rin. Good. So, yeah. That's it. That's all the time we have for today's Courtside DFS.